Yon, welcome back to my channel. I'm Kayon, no? Bigay na naman ako sa inyo ng malupitang bakbakan ng mga salita, no? Mga katagana naman, mga katropa. So, ayun, tropa, may tanong ako sa iyo, trop. Pabor ka ba sa LDR? Ngayon, kung ano yun? LDR o yung long distance relationship? Long distance relationship. Ano ba yung long distance relationship na yun? So yung LDR na mga tropa, ito yung katulad ng mga OFW. Sample ko na lang yun sa inyo. Yung tulad ng mga OFW. Never mind, I'll wait another day for you to come back to me. I have given my ultimate to you. When I thought we were all okay, Cupid came back to me. He cried for so many nights, and I'm lying to myself, you are coming home. I won't find a way. So bago tayo mag-umpisa, pasok, intro. Behind closed doors, I'm a fool for your life. Ayun. Balik na ulit tayo, no, mga trop, no? So tropa, bilang isang OFW, dapat maging pabor ka, no, sa LDR na to, no? Kasi ang dami naghihiwalay dito, eh, mga trop, sa LDR na yan, no? Alam nyo ba? Ang daming naghihiwalay. Sa 100% na alam ko, 99% yung naghihiwalay dito. 1% lang yung nag-i-stay na relasyon. Oh, totoo yun, tropa. Totoo yun. So, sinasabi ko ngayon, po, yan, makikita yun doon. Puro Saudi yung bida doon sa tulpo. Tropa. Lagi kong pinapanood. So, tropa yun, bibigyan ko kayo ng mga tip para tumagal yung isang LDR, no, na relasyon. Ayun, mga tropa, nakaka-relate ba kayo? So, huwag na kayong mag-skip para mapanood nyo ng tuloy-tuloy yung mga sasabihin ko, no? Yun. So, una, ha? Anong tiwala ka sa karelasyon mo, tropa? Magtiwala ka lang. Anong naramdaman mo habang nakikita mo? Lagi mo siyang kakausapin. Lagi mo isa-tsa. Kung ano sasabihin niya, sundin mo na. Huwag na yung patumpik-tumpik na huwag ka na mag-chat na. Ano naman ginagawa mo? Ano naman? Yung lagi mga aaway, huwag naman yung ganun. Tindin mo naman yung OFW. Siyempre busy rin yan. Kumakain din yan sila kung hindi nakachat. Sabi niya, busy yan sila, may ginagawa yan sila. Huwag ka nang mag-ano na. Makita ko na po yung picture. Ay, nasaan na naman pumunta yun? Pero ano na naman ginagawa nun, di ba? Ang masama lang sa akin, parang ginagawa ko nilang punasan, trapo, abakan, tapos ginagawa pa rin. May mga ginagawa din yan. Kakilala po itong si Anabella. Huwag naman kayong selos na selos. Sa Saudi po. So yun, tiwala lang talaga. Pangalawang tip, maglaan ng oras. Halimbawa, pag day off niya, kausapin niyo, yun. Kausapin niyo yung minamahal niyo. Huwag na kayong dami namang paraan para makausap yung mahal niyo, di ba? So, may online, messenger, yan. Ang dami, mayroong paraan. Mag-video call kayo, yun.
mag siyempre sa tagal ng hindi nyo pagkikita, nandun yung pagmamahalan talaga na kailangan. Sabihin nyo sa isa't isa na mahal nyo yung isa't isa, yun. Huwag na kayong mag-ano-ano na mag-aaway, yun. Huwag na kayong mag-aaway, huwag na kayong magsumbatan, no? Kung ano-ano mga problema, iwasan nyo na yung mga problema na yun. Kasi malayo kayo sa isa't isa, so hindi kayo magkakaintindihan lang. Dapat, sa oras na yon na mag-usap kayo, ibigay nyo na yung best nyo sa minamahal nyo. Yun? Ayun, alam mo na. Tip number 3. Ayun nga, no, yung sinasabi kong maglaan ng oras. Yun, gamitin na yung tip number 3 na to. Yung social media, no? Facebook, yan, yung Messenger. I-post mo yung minamahal mo. Ipagmalaki mo sa buong mundo na mahal mo siya para pag nakita niya, express na naiisip niya sa sarili niya na ayun, mahal na mahal talaga ako ng ano ko, asawa ko, o di ba? So, pag nakita niya yun, so, mapapaisip siya na kahit malayo ako, mahal na mahal ako ng asawa ko, di ba? So, yun, yung pang-apat na tip, no? Kabahan na kayo ng mga OFW, sabihin ko na to. Huwag na kayo sumali yan sa mga group chat na yan, yan, usong-uso yan sa OFW. Ano, paaminin nyo mga OFW, no? Sikat to sa mga OFW, alam ko, no? Huwag na kayong magtanggi. Yung mga group chat na yan sa emo, iwasan na natin yan. 100% nakakasira talaga yan ng isang relasyon. So, kung may emo kayo, sasali kayo sa isang group chat, iwasan mo na yan, tropa. Diyan nagkakaroon ng karelasyon ng isang OFW, no? Sa emo na yan. Ano? Alam ko kasi nangyari din sa akin yan, tropa. Kaya iniwasan ko na talaga yan. Yung mga dating site na yan, ng mga tropa. So, yun. Iwasan nyo yun, yung mga dating site na yan. Yung panglima, aminin mo kung halimbawang may ka-chat ka na kasal ka na o taken ka na, no? Hindi naman madaling sabihin yun. Kasal na ako. Hindi na ako pwedeng makipag-chat sa'yo. May responsibilidad na ako. Hindi ako binata. Kaya nga tayo pumunta dito, no? Tropa, para sa pamilya natin sa Pinas, no? So, iwasan na natin yung mga ganon. Please, tropa. No, wag naman kayong magpapabinabinata dyan, ha? Saudi, yan, number one yan na mga babaero. O yun, kung sa mga babae naman, lalakero. O yun, no. Totoo yung sinabi ko, no? Wag ka nang tumanggi. Kasi totoo talaga yan, 100%. Advice ko lang, no, yung mga sinabi kong tip, ha? Totoo talaga yan, 100%. Pagkaw na sa LDR na estado ng isang relasyon, huwag na huwag mo nang gawin yon yung mga sinabi ko. O yung mga sinabi kong una, yun yung mga dapat gawin, no? Yung huli, yun ang dapat mga iwasan, no? Mga papa. So, ayun, bilang OFW, kasi yung hirap talaga ng sitwasyon namin bilang isang OFW. Malayo na sa pamilya, yun. Alam mo na yun. Malayo tayo sa minamahal natin, no? So, nandun talaga yung tukso na sinasabi. Habang tayo nandito sa ibang bansa, huwag na natin sabihin na kung ano-ano pang mga alibay na gawin natin sa mga kasat natin, no? Huwag na tayong magkaroon ng mga ganun bagay. Pero kung ikaw naman ay hiwalay sa asawa, yun pwede. Pwede mo aminin nyo na binata ka talaga. Na siya yung pipiliin mo talaga hanggang sa pag-uwi nyo. O, di ba? Huwag naman tayong sumabit-sabit yan, no? Mga tropa, yung ibang problema na napapasok ng isang may asawa, alam mo na yan kung saan tutungo yan, yung mga problema na yan. Hindi na tayo bata. Yun, di ba? At higit sa lahat, isipin na lang natin yung future. No, kaya nga tayo pumunta dito, no? Para tayo mag-ipon. Yun, di ba? So, yun. Nadali ka na naman sa mga patama ako. Yun mga tropa. So, kung ikaw ay isang OFW, ang dami talagang mga tukso na nandito sa ibang bansa na pupuntahan natin, di ba? So, yun.
kailangan nating mag-focus na lang sa pamilya natin sa Pinas. Tiisin natin na dalawang taon lang naman yun. Kung hindi mo na kaya, pwede ka naman umuwi. Diba? So, huwag na tayong mag ano pa, ano mga bagay-bagay na makakasira sa relasyon natin. No, diba? Sa so, mga tropa. Yun, salamat-salamat pala sa mga nanonood ng mga video ko, no? Mga katropa, yung mga hindi ko pa tropa. Tropahin nyo na ako para tropa tayo lagi sa mga good vibes na mga video ko, no? Yun, mga tropa. So, salamat-salamat ng marami. At sana subaybayan nyo lagi yung video ko, no? Mga tropa, mga update na mga video ko. Salamat-salamat. Yun. Thank you ng marami. What's up? What's up?